kamakailan lang ay nagbigay ng pahayag si Pangulong Bongbong Marcos na tinitiyak nito ang pagsuporta para sa modernisasyon ng Philippine Army sa ilalim ng AFP Modernization Program ng ating gobyerno upang mas mapalakas pa ang kanilang kapabilidad sa pagprotekta ng teritoryo ng Pilipinas. At ngayong tuluyan nang nag-umpisa ang Horizon 3 ng AFP Modernization Program na pinakamalaking parte ng programa na may tinatayang pondo ng nasa 500 billion pesos ngayong administrasyon ni Pangulong Marcos, nag-umpisa ng maglabasan ang mga gustong bilhin ng Philippine Army upang mas mapalakas pa ang pangdepensa sa teritoryo ng bansa. Base sa impormasyon na lumabas, nakapokus ang Army ngayon sa pagbili ng mga missile defense systems katulad na lang ng IRIS-T surface-to-air missile na gawa ng bansang Germany at mga long-range artillery rocket system katulad na lang ng M142 HIMARS ng Estados Unidos na kinumpirmang bibili ng Army ngayong administrasyon ni Pangulong Marcos. Pinaprioridad nila sa ngayon ang tinatawag na archipelagic defense posture na kung saan nakapokus sa pagbili ng mga missiles ang ating hukbong senatahan dahil ito ang magiging pangdepensa kung sakaling magkaroon ng invasion sa Pilipinas at ito ang pipigil sa pwersa ng kalaban bago pa man ito makalapit sa kalupaan ng bansa. At dahil nga sa mga missiles ang kanilang prioridad sa ngayon, wala pa sa listahan ng Philippine Army ang pagbili ng mga tangke, lalong-lalo na ang mga main battle tank katulad na lang ng Merkava ng Israel na sinasabing tinatarget noon bilhin ng hukbong senatahan. Hindi rin kasama sa ngayon ang pagbili ng mga karagdagang armored personnel carrier at iba pang mga armored vehicles katulad na lang ng MRAP o Mine Resistant Ambush Protected Vehicles. Ngunit umaasa tayong madadagdagan ito sa mga susunod na taon dahil kailangan ito sa mga operasyon laban sa mga lokal na rebelde. At sa ating pangunahing pag-uusapan sa ngayon, hindi lang mga missile defense system at long-range artillery rocket system ang prioridad at nasa listahan ng Army dahil balak din itong kumuha ng short-range na air defense system kung sakaling makalusot sa ating missile defense system ang mga papalapit na kalaban. Ang tawag sa bagong proyekto na ito ay ang Gun-Based Air Defense System na isang anti-aircraft weapon na mayroong fire control radar at sinasabing may range ng nasa 3 hanggang 5 kilometro. Hindi pa inilabas kung magkano ang magiging budget sa proyektong ito at kung anong klaseng gun-based air defense system ang hinahanap ng Philippine Army na angkop para sa kanilang pangangailangan, ngunit inaasahan ding maraming bansang mag-offer ng kanilang mga produkto. Isa na nga dito ay ang bansang Turkey na inaasahang mag-offer ng kanilang Korkut 35mm self-propelled anti-aircraft gun na gawa ng Turkish Defense Company na Aselsan na ilang beses na ring sumali sa modernization ng hukbong senatahan. Ang Korkut Air Defense System ay isang land-based na bersyon ng Aselsan Gokdeniz Close-in Weapon System o CWIS na kung saan sa mga hindi nakakaalam ay kakabit sa ating mga in-order na guided missile corvettes para sa Philippine Navy mula sa South Korea na inaasahang darating sa taong 2025. At dahil nga sa ito ang kukunin ng Philippine Navy, malaki din ang tsansa na masama ang Korkut 35mm self-propelled gun sa mga pangunahing pagpipilian ng Philippine Army. At kung inyong makikita, mayroong 2 otokanon ng nasabing armas na kayang magpuputok ng nasa 1,100 rounds kada minuto at may range ito ng nasa 4 kilometro. Ang isa pang inaasahang i-offer din sa Philippine Army ay ang Mantis Air Defense System na gawa naman ng Rheinmetall Air Defense ng bansang Germany at dinisenyo talaga bilang pangproteksyon sa mga base militar laban sa mga paparating na missiles at rockets ng kalaban. At sa mga hindi nakakaalam, inoffer na rin ang Mantis Air Defense System sa ating Philippine Navy at ito ang naval version ng armas na kung tawagin ay Orlikon Millennium Gun na isa namang Close-in Weapon System o CWIS na dinisenyo naman bilang panghuling pangdepensa ng warship. Inoffer ito ng Germany para sa corvette project ng Philippine Navy, ngunit napanalunan ito ng Aselsan Gokdeniz ng bansang Turkey dahil na rin sa mas mababang presyo nito kumpara sa gawang Germany.
Sa kabila ng pagkatalo ng Germany sa proyekto ng Navy, inaasahang mag-offer ulit sila ng kanilang produkto sa proyekto naman ng Philippine Army dahil nga sa dinisenyo talaga ang Mantis Air Defense System upang protektahan ang mga base militar de pa pang mga infrastruktura. Inaasahan din na pati ang Estados Unidos ay mag-o-offer ng kanilang land-based phalanx weapon system o mas kilala sa tawag na Centurion SRAM na isa sa pinakasikat na defense weapon system sa buong mundo at ilang beses na rin itong naipakita ang pagiging epektibo sa gyera. Marami na itong napabagsak na mga missiles, rockets at mga aircraft at na-deploy na ito sa iba't ibang bansa katulad na lang ng Iraq, Afghanistan at sa mga bansa sa Europa. Ngunit ang pinakamalaking balakid sa pagbili ng weapon system na ito ay ang napakamahal na presyo ng SRAM na sinasabing nagkakahalaga ng $15 million bawat isa o katumbas ng halagang 830 milyon pesos, hindi pa kasama dito ang napakaraming bala na kinakarga sa SRAM. Alam naman nating gipit sa pondo ang ating gobyerno, kaya malabong pumili ang ating hukbong senatahan ng mas mamahaling klase ng gun-based air defense system, kaya malabo din na bibili nila ang Centurion SRAM ng Amerika. Naipakita ng gera sa Ukraine kung gaano kaimportante ang pagkakaroon ng gun-based air defense system dahil na rin sa mas nagiging popular na ang paggamit ng mga unmanned aerial vehicle o mga drones at masyadong magastos kapag gamitan pa ito ng surface-to-air missiles. Bawat isang Lancet drone na ginagamit ng Russia na kayang wasakin ang kahit anumang armored vehicles at mismong mga main battle tank katulad na lang ng Leopard tanks ng Germany ay nagkakahalaga lamang ng $35,000 o katumbas ng halagang nasa 1.9 milyon pesos. Samantalang ang mga surface-to-air missiles na panapat dito katulad ng IRIS-T missile na dinonate ng Germany sa Ukraine ay nagkakahalaga ng $400,000 o katumbas ng nasa 22 milyon pesos bawat isa, kaya luging-lugi talaga kapag ito ang gagamiting pangdepensa ng Ukraine. Kaya bilang sagot sa napakaraming drones ng Russia, nakapag-donate na ang Germany ng nasa 34 na Gepard self-propelled anti-aircraft gun at plano pang dagdagan ito ng Germany ng nasa 14 na piraso na mas lalo pang magpapatibay ng air defense ng Ukraine. Ngunit ang Gepard air defense system na ito ay obsolete na at hindi kasing advance ng potential na i-offer sa ating Philippine Army katulad na lang ng bagong Mantis air defense system ng Germany at ang Korkut air defense system ng bansang Turkey. Kung matutuloy man ang proyekto na ito ng Philippine Army, napakalaki ng maitutulong ng mga anti-aircraft gun system para sa pagdepensa ng ating mga defense assets, lalo na't nagiging uso na ang paggamit ng drone sa mga kasalukuyang gyera.